Welcome back to Anaya Love Sundays. Vlog tayo today. Na-mention ko in my last vlog na I'll be going out of the country. So, today is the day. We're preparing to head out to the airport. So, ang flight namin mamaya pa namang gabi. But according to yung mga advisory nila ng Philippine Airlines, we have to be at the airport at least 4 hours before our flight. So, to avoid, ngayon kasi ma-traffic na rin, so, alis kami ng maaga para in case lang, alam mo na, medyo traffic, maaga pa rin makarating sa airport. Okay? So, sama ko kayo sa journey na to, and since this is our first trip out of the country, during itong pandemic. Pandemic pa naman kasi tayo. Mas medyo nag-open lang yung ibang countries, they already allow mga tourists. So, pupunta tayo. Okay, we're going to LA and then direct flight kami. We chose direct flight para wala nang masyadong layover. Hindi na tayo dadaan sa mga maraming airports, which is, syempre, mas safe kung dire-diretso na lang. Although, yung tickets nga pala natin, guys, mas mahal kasi direct. And plus, with Philippine Airlines now, ang offer nilang promo is unlimited rebooking. So, alam mo na, in case may mga unforeseen circumstances, we can always rebook our flight and unlimited siya. Pero syempre, mas mahal ng konti ang tickets as compared to pag normal season or sa mga normal na pagkakataon. Okay? So, share ko lang sa inyo guys yung mga things na kailangan natin i-prepare before we go on a trip. Kasi ngayon, syempre, marami tayong kailangan requirements na i-comply para pagdating natin sa airport, hopefully, nag-prepare naman kami ng maayos and hopefully, pagdating sa airport, wala na tayong masyadong magiging problema. And syempre, sana kompleto siya. Ilalagay ko dito or in sa description box yung mga items na kailangan nating i-prepare or yung mga dapat nating gawin before the trip. Para, syempre, yung iba kasi hindi naman agad-agad na makukuha. Like yung ating antigen swab, hindi yun agad-agad. So, syempre, kailangan malapit na yung flight mo, tsaka ka magpapaswab. Pero yung iba naman, pwede naman i-prepare ahead of time. Okay? Isa-isahin ko lang para meron lang kayong guide. Tapos, after ng check-in namin later, i-update ko kayo kung smooth ba yung aming transactions or kung meron akong na-encounter na problema. Okay? Syempre, first, we have to prepare our passport. Yung passport natin, kailangan valid pa rin. I-check natin, syempre, kung kailan expiration. And then, syempre, kung yung pupuntahan natin country required ang visa, check din natin kung yung visa natin valid pa. And then, next, ngayon na ang mga air tickets naman, actually no need to print out na. Screenshot lang sa phone nyo, pwede na. Pero sa case ko naman, print out ko na rin para pagka nasa counter na ako, nandun na lahat sama-sama na yung papers. And then nag-prepare din ako ng, syempre, yung ating vax cert, which can be downloaded sa vaxcertph.com. Parang yung ganito, ganyan. Okay. So, ganyan. Download nyo lang and then print nyo lang. Pero, syempre, ahead of time, like I said, check nyo kung may record. Yung iba, wala. And then, next, sa Philippine Airlines, marami na siyang forms. Makikita nyo sa kanilang website, yung mga forms na kailangan nating i-print out. Like, meron ditong attestation to the US CDC and prevention. Nag-print ako nyan. Pero, hindi ako marunong mag-fill up. So, ito yung form. Ganito yung itsura. Marami siya. I think, mga siguro 6 or 7 pages. Pero, dun ko na fill upan. Kasi, baka magkamali ako. Syempre, may mga parang blanks. Hindi ko alam kung alin dyan yung fill upan kong part.
So, doon na lang sa counter sa pag-check-in. I-print out nyo na. And then next, meron din ng Philippine Airlines ng passenger information form like this. Print out nyo na rin. Ito, pwede nyong fill upan. Editable yung kanilang file. So, i-encode nyo muna lahat ng details nyo and then print it out. So, yan yung isa pa. And then, meron tayong Bureau of Quarantine form din. Like this. Ganito itsura. Bureau of Quarantine. Yan. Ganyan ang itsura niya. So, yan. Makikita din yan sa website ng Philippine Airlines. So, you just download and print. Ito kasi, mag-fill up ka pero handwritten. So, yan. And then, syempre, ang pinaka-importante sa lahat ay ang ating antigen swab. Okay? Ay, make sure pala guys, yung inyong clinic na pupuntahan, dapat accredited siya ng DOH. Pag hindi, hindi tatanggapin. Kami dito kami nagpa-swab sa Swab Hub. Okay, sila, partners sila ng isang clinic na accredited sa DOH. So, ito, pwede na to. And then, syempre, yung ating travel insurance, travel and health insurance, which I got from AXA. So, yan yung mga dapat nating i-prepare. Ulitin ko ha, lagay ko sa description box, tsaka dito. So, makikita nyo dito yan. Again, yung ating passport, and then yung ating mga forms na downloaded. Kung Philippine Airlines kayo, nandun na sa website. And then, syempre, ang ating antigen swab, and then yung travel and health insurance. Okay? So, yan ang preparation namin. And then, ngayon, ready na kami yung mga luggage namin, lagay na sa car, and then we're going to the airport. Update ko kayo, guys. Sana kompleto tayo and wala tayong ma-encounter na problema. Okay? So, update ko kayo. Nakapasok na tayo sa airport. Nasa waiting area na right now. Very strict sila ngayon. So far, yung papers na prepare natin, okay lahat. Except, may mga ibang pinaprint out sila na hindi naman pala kailangan. Like, yung Philippine Airlines na information sheet, hindi na yun hiningi. Plus, the Bureau of Quarantine form, yun sa akin kinuha, yun sa daughter ko, tsaka sa boyfriend niya, hindi kinuha. So, pwede namang, ewan ko, depende kasi sa immigration officer eh. So, in case na magta-travel kayo, print out nyo na rin. Kasi depende kung, like ako, yung sa akin kinuha. So, anyway, so far, so good. Importante talaga, guys, yung Vaxcert PH na print out, yung may QR code, and then, yung ating antigen swab or yung RT-PCR test results. Yun lang. Aside from that, yung the usual na. Yung mga documents depende din sa airline. So, if you are boarding another airline, please check the website kung ano yung mga requirements naman nila. Hi guys! I'm not sure if you can hear me, pero it's 1 hour and 30 minutes to destination. Na delay pala yung departure namin. It was supposed to be 9 PM, pero we left Manila 1 AM na. So, sobrang delayed ng flight. Sobrang full pala ng flight na to. Halos konting-konti na lang yung mga vacant seats. So, almost there. Hopefully, pagka daan natin ng immigration sa LA, smooth din siya, katulad din ng sa Manila. Medyo mahigpit lang ngayon sa checking of luggages kasi meron na ngayong narcotic check. So, they open your check-in luggages and then parang may strip sila na sinaswab. And then, chine-check nila kung positive sa narcotics. So, may ganun na sa Manila now. And, bago tayo magpunta sa check-in counter, meron ding isang pre
parang pre-Q&A, may mga questions lang na tatanungin about your luggage, kung ikaw ba nagpack, or kung meron bang nagpadala sa'yo ng mga gamit, mga ganun lang. So, medyo strict ang procedures ngayon for departure. Hindi ko lang sure kung sa Philippine Airlines lang siya or pati mga ibang airlines. Kasi Terminal 2 kami, exclusive siya for PAL. So, medyo strict. Nasa bus na ako ngayon. Yung flight pala namin na Philippine Airlines was delayed for almost 4 hours. Initially, the flight was should have departed from Manila Airport at 9 p.m. Pero naka-alis kami ng Manila almost 1 a.m. na. So, syempre, with that, yung arrival namin to Los Angeles was also delayed. And then, since I had a bus to catch going to Las Vegas naman, buti na lang hindi masyadong maraming tao sa immigration because kami lang yung flight na dumating ng ganung time, 10 p.m. So, I was able to get through immigration processes fast. Madali ko rin nakuha yung luggages ko. And then, when I got to the bus terminal, it was only 5 minutes na lang left and the bus will leave na. So, I was able to catch up, which is very thankful ako. So, kasi hassle yun kapag hindi ko naabutan because I have to cancel and then rebook, which I'm not sure if I will be allowed to do so na malapit na siya sa departure time ng bus. Okay? So, right now, I'm on the bus and going to Las Vegas na. Siguro, probably, I will just update you again pagdating ko doon.
Hi guys! Arrived Vegas via Flixbus. Nakarating kami around 5:35 a.m. and I'm waiting for my friend to pick me up.